Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang tungkol sa prenatal check-up. Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Rico De Guzman, isang OBGYN, isang uri ng doktor na nangangalaga sa kalusugan ng mga kababaihan. Kailan po ba dapat magsimula ang prenatal check-up? As soon as malaman po ninyo na buntis kayo, magpa-prenatal na po kayo para masimula na ang pag-monitor sa inyong vital signs, timbang at iba pa. Dito ay inaalam din ang gulang ng pinagbubuntis o gestational age. Inaalam po ang estado ng kalusugan ni mami at ni baby. Tuwing kailan po ba dapat magpa-prenatal check-up? Narito po ang tamang schedule ng prenatal check-up. Ang pagbubuntis po ay hinahati sa tatlong bahagi. First trimester, unang 14 na linggo, second trimester, mula 14 hanggang 28 linggo ng pagbubuntis, at third trimester mula 28 hanggang 42 linggo ng pagbubuntis. 14 weeks kada trimester o ang isang trimester ay binubuo ng 14 na linggo. Ang normal na haba ng pagbubuntis mula sa unang araw ng huling regla ay mga 37 hanggang 42 weeks o humigit kumulang po ay 28 days. Bakit po hinati sa tatlong trimester? Kasi po, kada trimester ay may mga potensyal na problemang dapat paghandaan. Halimbawa, angkunan o abortion ay nangyayari sa first trimester. Gaano kadalas po ba dapat magpa-prenatal check-up? Sa unang trimester, every month lang po. Second trimester, every 2 weeks. At third trimester, dahil malapit na nga pumanganak, ay weekly na po ang prenatal check-up. Ano po ba ang inaalam naming mga doktor during prenatal check-up? Sa bata, inaalam po natin ang gulang ni baby by weeks o age of gestation. Tibok ng puso ni baby. Mas mabilis po ang tibok ng puso ni baby habang nasa sinapupunan. Nasa 120 to 160 beats per minute. Sa atin pong mga may edad na, ang normal na tibok ng puso ay 60 to 100. Galaw ni baby. Nagsisimulang maramdaman ni mami ang galaw ni baby mula 16 hanggang 20 linggo ng pagbubuntis o 16 to 20 weeks. Ang normal na dami ng galaw ng bata ay at least 10 galaw o sipa kada 2 oras. Kung minsan, tulog po si baby. Kaya ang pagbilang ay dapat simulan sa oras na nakaramdam na ng sipa si mami. At least 10 kicks in 2 hours. Kung sa tingin po ni mami ay wala siyang na-appreciate na galaw ni baby, sa loob ng 24 na oras, dapat siyang maipagkita agad sa kanyang obstetrician. Kung available po ang ultrasound, ay inaalam din kung normal pa ang dami ng panubigan o amniotic fluid. Kung malapit ng manganak, ay inaalam din ang bahagi ng bata na nakabungad o nakaabang sa daanan o birth canal. Sa nanay naman po, during prenatal check-up, ay inaalam po natin ang BP o blood pressure. Baka tumataas na ang BP ni mami, may pre-eclampsia na pala. Timbang, syempre, lumalaki si baby kaya dapat bumibigat si mami. Pero masama rin naman kung sobra-sobra po ang pagbigat ni mami. Tinatanong din kung may mga sintomas na tulad ng sakit ng ulo, panlalabo ng paningin, pananakit o paninigas ng tiyan, pagsusuka, pagdudugo o bleeding, hirap sa pag-ihi, o nakaranas ba na may dumalay na tubig sa binti ni mami. Sinusukat din po ang tiyan by centimeter, ang tawag po dyan ay fundicite. Dapat po ang paglaki ng tiyan ay tugma rin sa gulang o linggo ng pagbubuntis. At kapag malapit na pong manganak si mami, ay isinasagawa ang internal examination o IE upang malaman ang mga sumusunod. Ano ang bahagi ng bata na nakabungad? Ulo ba? Puwet ba? Paa ba? O balagbag o transverse? Pagtantya kung kayang makadaan o makalusot ni baby sa birth canal. Ginagawa rin po ang cervical assessment. Ilang sentimetro na ba ang bukas nito? Malambot na ba ito at manipis? Dapat kasi itong lumambot at maging manipis upang makabukas ng 10 sentimetro para makadaan po si baby.
Sana po ay nakapagbigay ako ng dagdag kaalaman ukol sa pangangalaga ng inyong kalusugan. Iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel para parati po kayong kasama o kabahagi sa ating mga susunod na talakayan. At adhan po kayo makakatanggap ng ating health tips. At kung may mga katanungan po kayo, huwag po kayong mahiya. I will try my very best to answer your questions as clearly as possible. Kaya like, share, and subscribe na po kayo and be a part of our growing community. Hanggang sa muli po sa ating usapang kalusugang pangkababaihan, ako po si Doc Rico de Guzman. Laging tandaan, ating pangalagaan, ating kalusugan.